Ayan, isa pong muling mapagpalang pagbati ang aking ipinapaabot sa inyo, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. At ngayon po ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon na tayo po ay muling binigyan ng pagkakataon, panahon, higit sa lahat buhay at kalusugan upang tayo po, bagamat magkakahiwa-hiwalay, ay patuloy po natin pinapasalamatan ng Panginoon sa kadahilan ng tayo po ay kanyang pinagbubuklod, tayo po ay pinagkakaisa na mabigyan po natin siya ng katampatang pagsamba sa pamagitan po ng pag-aaral ng kanyang mga banal na salita. At opo, muli tayong tatalakay ng ating pag-aaral. At yun nga po, sa mga bago pa lang po na sumusubaybay ng ating programa, ang inyong pong sinusubaybayan ay ang gabi-gabing pagtalakay ng Sabbath School Lesson na atin pong pinag-aaralan sa ating iglesia tuwing dumarating nga po ang araw ng Sabbath. So, ngayon po ay hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Pasimula tayo, subali tayo po muna ay humiling ng patnubay ng ating Panginoon sa pamagitan ng isang panalangin. Let us pray. Kabanal-banalan po namin Diyos, muling nagpapasalamat ang iyong mga anak na kami po ay patuloy yung binibigyan ng panahon at pagkakataon na kayo ay aming mabigyan ng kapurihan sa ganitong kaparaanan. Amin po yung dinadalangin na naway patuloy kaming tingnan sa katwiran ng aming Panginoon Kristo upang ang aming gagawing pagsamba at paglilingkod sa inyo ay magiging katanggap-tanggap. Patuloy ding patnubayan ng banal na Espiritu ang aming mga kaisipan upang aming matuklasan ang mga katotohanan na kung saan naway dapat naming pagnasaan na ito'y aming maisa kabuhayan. Salamat po sa pagdinig sa dalangin. Inihiling po namin ang lahat. Alang-alang sa pangalan ng Espiritu Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. Ayan, muli po ako nagpapasalamat sa inyo, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Opo, tayo po ay sa mas maagang oras na magsasagawa ng ating programa sa kadahilan ng meron po tayong pangangaral dito po sa lugar ng hindi ko na muna babanggitin, ano ho, para na rin po sa kumbaga, kapakanan, kaligtasan, hindi rin po tayo masita, ano ho. Ito po sa isang, basta dito lang ho tayo sa Pilipinas. Okay. Oho. At sa mga regular followers po dyan, alam nyo na kung nasaan tayo. Pero sa ngayon ay sinasagawa na natin yung ating pangaral ay medyo iwas-iwasan po muna nating banggitin ang eksaktong lugar. Ano ho? Kung nasaan tayo. At panalangin nyo rin po na yung ating wifi ay ano ha, talagang lumaban ha. Kasi hindi ho kaya ng data pero nakiki-wifi po tayo dito po sa ating pong tinutuluyan. Mamaya papakita ko po kung sino-sino sila. Okay, so without further ado, tayo po ay papasok na sa ating pag-aaralan at katulad po ng inyong nalalaman na tayo po ay pumasok na sa panibagong quarterly lesson. At ang ating pong pag-aaral, katatapos po natin last quarter ng Rest in Christ at ngayon naman po ay tungkol sa aklat ng The Present Truth in Deuteronomy. Ang ating paksa ay walang iba kundi ang ating pag-aaralang aklat ay aklat ng Deuteronomy sa Tagalog o sa Pilipino. Ewan ko po sa ibang mga lingwahe kung anong tawag nila dito. No? At itong aklat na ito, bagamat masabi nating libu-libong taon na ang nakalilipas, okay? Na nakalilipas, ay kapupulutan pa rin natin ang ano po, kapupulutan pa rin natin ng mga aral na kung saan kung atin pong i-a-apply sa ating kapanahunan, higit sa lahat sa ating buhay, ay makikita po talaga natin, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, na tayo rin po ang magbe-benefit o mak... Okay, tuloy lang po tayo. Maraming salamat sa inyong pagtsatsaga. Lumalaban nga ang ating wifi. So, ang atin pong pinakapusong talata sa atin pong pag-aaral sa sanlinggong ito ay nasa 1 John chapter 4, verse 8. At ang sabi po ay ganito, malamang paboritong talata nyo po ito o isa sa paboritong talata nyo. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilat, ang Diyos ay pag-ibig. Yun po ang nabanggit na talata. Ulitin po natin, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Okay, titingnan po natin sa pamagat po ng ating lesson ngayon, September 26 ka. So, okay, balik po tayo. 1 John 4:8. Oh, yun na nga. Binasa po natin ang 1 John 4:8. Anong sinabi? Says, God is love. Okay? Ang Diyos ay ano po? Ang Diyos ay pag-ibig. However, simple those three words,
At sa Greek, ito po'y apat na salita. Okay? The idea behind them is so deep. Totoo po, no? Pag ang tatatlong salita ito, sa Greek ay apat. Pero ang alin po, ang idea, yung kaisipan, yung malalim na kahulugan, ayun na nga, malalim na kahulugan, ay talagang hindi lang basta malalim, kundi sobrang ano po, sobrang lalim. Okay, sobrang lalim. Kasi, titingnan nga natin, di ba, no? Grabe. Di ba naman malalim? Eh, ang Diyos ay ano po, sa kabila na tayo makasalanan, inibig niya tayo sa ganung kalagayan. Diba, mga kapatid? Mahirap ipaliwanag. At napag-aralan po natin ang mga nakaraang pag-aaral natin na itong Diyos na ito, tingnan nyo ha, itong Diyos na ito, kung tayo, ulitin ko po, natutuwa saan? Sa kapahamakan na nangyayari sa mga taong alam nating masama. Pero ang Diyos na ito ay ano po, hindi natutuwa maging ano po, maging sa kapahamakan, lalong-lalo na sa kamatayan ng taong masama. So makikita po natin ano, tayo pag namatay yung mga masamang tao, buti nga, nabawasan ang masama sa mundo. Sana nga, lahati na. O di ba mga kapatid? Pero ang Diyos, grabe na makikita natin. O, kaya nga, because He is a God of love, kaya hindi basta-basta may ano po, maipaliwanag ng ating bibig, ng ating kaisipan, ang kanyang pagmamahal. Basta masabi talaga natin, napakalalim. At kung gaano kalalim, wala tayong sapat na panukat para malaman kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. At ang sabi dito, di lang siya malalim, so profound that we can barely grasp their implications. Correct. At sabi yan, no? Nandiyan yung namatay siya, ginawa siyang makasalanan, specifically ang ating Pahiso Kristo, nang dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Diba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have an everlasting life. At hindi lang yon, ang sabi, siya'y ginawang makasalanan ng dahil sa atin. Diba, mga kapatid? Yun lang, madalas ko nang ginagamit na illustration sa inyo. Yun lang, halimbawa, may isang totoong kriminal, tapos nahatulan ng bitay, tapos hihilingin sa inyo ng gobyerno, lalo, halimbawa, sa akin, Mr. Thompson, apat naman yung anak mo, sino ba dyan sa apat mong anak ang gusto mong ipalit doon sa kriminal na dapat bibitayin? Isa sa mga anak mo ang siyang bitayin sa halip ng kriminal. Hindi ako papayag talaga, mga kapatid, hindi ako papayag. Kung ako, hindi talaga papayag, ewan ko sa inyo. Pero nakita po natin, talagang ang Diyos, mahirap mong ipaliwanag, kung gaano kalalim. Mahirap mo. Baka maubos yung pinakamahabang panukat natin at yung pinakamalalim na pwede nating maging panukat para sabihin natin kung gaano kahaba, gaano kalalim, gaano ka wide, yung tinatawag. Kaya nga mayroon tayong kantang deep and wide. Di ba mga kapatid? Like a fountain flowing deep and wide. Alin yon? Yung pag-ibig ng Panginoon. Ha? At sa pagpapatuloy, ang sinasabi dito sa atin mga kapatid ay ganito. They don't say that God loves, okay? They don't say that God loves, or that God reveals love, or that God is the manifestation of love, but that God is love. Tunto, no? Hindi sinabi ng Diyos ang kapahayagan ng pag-ibig. Tama po. Hindi rin sinasabi na ang Diyos ang nagpapahayag ng pag-ibig, kundi ano, sinabi na mismong ang Diyos ang siyang pag-ibig. Tama, mga kapatid? At muli, nagpapasalamat ako mga kapatid, So, pag medyo umiikot yung ating yung ating signal, salamat po sa inyong pagtsatsaga. Okay? So, intindihin nyo na lang po na wala tayo doon sa talagang lugar na malakas ang signal. Pero sige po, laban tayo hanggat lumalaban ang signal. Okay, ang sabi dito sa atin mga kapatid, as if love is the essence of God's identity. Ano po? Ang pag-ibig ay nagsasaad na kung meron mang pangunahing pagkakakilanlan, sa ating Panginoong Diyos ay walang iba kundi alin po? Ang kanyang pag-ibig. Ha? Hindi lang siya nagmamahal, kundi siya na mismo, ang pag-ibig. Diba? At ang sabi dito, mga kapatid, sa pagpapatuloy, okay,
As fallen human beings with only few pounds of tissues and chemicals in our head with which to grasp reality, we just aren't able to comprehend fully what God is love means. Oo, mga kapatid, totoo. Malamang, yung hanggang kaya lang natin. Kaya sabi, may hangganan yung ating kakayanan mag-isip, mga kapatid. So kung hanggang saan natin kaya, hanggang doon lang muna, mga kapatid. Gaano ba talaga natin naunawaan ang salitang, ang Diyos ay ano po? Ang Diyos ay pag-ibig. Pero ako, katulad sinabi ko sa inyo kanina, yun ang naunawaan ko. As far as I know, to the best of my knowledge, sa aking pag-aaral sa banal na kasulatan, hanggang doon lang muna ang aking ano po, ang aking maipapahayag patungkol sa kung paano ko naunawaan yung salitang ang Diyos ay ano po, ang Diyos ay pag-ibig. At sabi ito, but we can certainly understand enough, okay, to know that it's very good news. Tama, yun nga lang. Sa isang punto naman, bagamat hindi natin makomprehend ng pinaka, sabi natin, fully comprehension, yung kabuang kaalaman patungkol sa kung paano natin lubusang maunawaan ng Diyos ay pag-ibig. Pero ano po? Pero nauunawaan natin na ano po? Na ito ano po? Na ito ay isang napakaganda, isang napakabuting ano po? Pabalita na ang Diyos ay ano? Na ang Diyos ay pag-ibig. Oo, ano nga pati, di ba? O sige. O, talagang good news. Bakit po? Hindi lang basta good news. Napakaganda balita. Bakit? Eh, makin mo, oh. Di ba good news yung dapat ikaw yung mamatay? Dapat diretso ka na sa impyerno? Kung di ka kinaawaan, kung di ako kinaawaan, doon na pare-pareho ang ating bagsak. Oh, pero ano po? Sa kabila na, sigurado na pwede tayo doon. Pero ayan, oh, ang Diyos gumawa ng ano? Gumawa ng paraan. Gumawa ng paraan. Pilit pa rin niya tayong ano po? Pilit pa rin niya tayong inaabot. Oh. Ha? At yung mga sinasabi niya sa Old Testament, kagaya ng nasa Jeremiah, nang sinabi niya, gano'n na lang ang aking pagsinta o pag-ibig sa inyo. Oh, iniibig kita ng walang hanggang pagmamahal, ang sabi ni Yahweh sa kanyang bayan. At hindi lang yun, hindi niya lang yun ipinarinig sa pamagitan ng kanyang salita. Di ba? Kundi, kanyang ipinakita ang ebidensya na talagang ano, mahal na mahal niya ang sangkatauhan. At yun na nga, John 3:16, for God so loved the world. Oh, ganun na lang ang pagsinta. Hindi lang sinabi mahal ng Diyos ang sanlibutan, kundi labis-labis niyang minamahal ang sanlibutan, which is yung sanlibutan tinutukoy wala iba kundi kayo at ako ang sangkatauhan. Ba? Kahit sa English din, for God so loved the world. Hindi sinabing for God loved the world. Hindi po, for God so loved. Kaya nga sa mga Tagalog ngayon salitang gayon na lamang o sa mas mababaw na translation o pagsalin, sobra-sobra o labis-labis ang pagmamahal ng Diyos. Kanino? Sa sangkatauhan. Anong ebidensya na sobra niyang mahal ang sangkatauhan? Na kanyang isinugo, ibinigay ang kanyang ano po? Ang kanyang natatanging anak. Upang ang sino man, take note, upang ang sino man sumampalataya, ay huwag mapahamak. Again, sigurado na sana kung saan ang ating patutunguhan. Sapagkat ano po nang sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit alin po ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay ano po ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang ano po ng kanyang anak. Na wala iba kundi ang ating Paisokristo. O si, lahat tayo, lahat nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay ano po kamatayan. Pero narito ang Diyos ng pag-ibig. Oh. Patuloy niyang ano? Iniaabot ang kanyang kamay, ang kanyang biyaya, ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan upang as much as possible, oh, kung pwede lang. Ano nga sabi? Dahil sa pagmamahal niyang ito, ang Diyos pa rin ang nagnanais na ano po? Na ang lahat ng tao'y mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya kung susunod lang tayo, at tatanggapin natin ang gusto ng Diyos na mangyari sa atin. Na sa kabila na tayo na po, sigurado nang papunta sa kapahamakan. Pero maililipat pa rin tayo saan? Sa buhay na walang hanggan. Ha? So, ang dapat gawin? Ang dapat gawin? Sabi nga, sumampalataya tayo sa kanyang
bugtong na anak. At sana mga kapatid, ano, sana hindi natin, ano, hindi natin sayangin yung pagkakataon na iniaalok sa atin ng Panginoon. But anyway, sa atin naman pong mga, yun na nga, tumanggap na sa ating Paiso Kristo. Take note, bagamat wala na po tayo doon sa ating lesson na Rest in Christ, babalik ko ng konti ang ating mga pag-aaral sa mga nakarang araw na ano po, na ang tinatawag na kaligtasan is not a one-time, ano po, experience. Hindi ito yung minsanang karanasan. Kinakailangan nating ano po, manatili. Kinakailangan nating pag-igihin. O, kasi baka sabihin niyo, Brother Richard, matagal na namin, ano, matagal na namin narinig yan. O nga, matagal na nating narinig, pero ang tanong, nananatili ba tayo? Kasi yun pong mahalaga. It is one thing na tayo sumampalataya, minsan sa Panginoon, ang tanong, iniingatan ba natin? Pinananatili ba natin? Ha? Para huwag tayo mapunta naman doon, alam naman po natin, marami rin na naniniwala dyan sa minsan kang sumampalataya, ligtas ka na lang palagi. Ano ho? Ingat mga kapatid o. Ingat po tayo. O, kaya nga sabi dito, mga kapatid sa pagpapatuloy, ho? Okay. Sabi dito, if instead of God is love, the verse said, God is hate or God is vindictive or God is indifferent, this revelation about Him could have been something to worry about. Oo nga, no? Kung sinabi nga naman na ang Diyos ay nung po, magagalitin, mapaghigantihin. O, doon totoo na ang Diyos ay nagagalit. Ang Diyos ay naghihiganti. Pero, tingnan naman natin, kailan ba ginagawa ng Diyos? Kailan ba siya naghihiganti? Kailan ba hindi mapigilan ng Diyos yung kanyang galit? Kapag yung tao, sa kabila ng ano po, sa kabila ng katakot-takot ng ano po, katakot-takot ng bigay niyang babala, paalala, ayaw pa rin makinig. Oh, for example, tingnan natin, sa panahon ni Lolo Noe, di ba? Oh, huwag niyong sabihin ng Diyos ay grabing galit agad na basta-basta na lang pinuksas. Hindi ho, di ba? Alam niyo yun, 480 years nang magpasimulang mangaral ang Lolo Noe. 600 years ang taon o yung gulang niya bago ginunaw ng Panginoon ang sanlibutan. Ilang taon na nga? O, alam natin, 120 years, yun ba ang Diyos na sobrang magagalitin? Eh, siguro kung ako yung Diyos, eh, kaya pasalamat nga po, oh, sabi ng aming professor, professor nung college, na mayapang pastor padre. Eh, ikaw, Thompson, kung ikaw ang Diyos, anong gagawin mo? Eh, yung tinatanong niya tungkol sa pagpapaulan ng Diyos o pagbibigay ng Diyos ng pugo doon sa mga Israelita nung nagre-reklamo na puro na lang mana yung kinakain. Abay, sabi ko, pastor, kung ako ang Diyos, paulanan ko yan ng pako, yung mga yan. Yung malalaking pako at saka patatamain ko lahat sa bumbuna nang walang sigurado. Siguradong walang mabubuhay sa kanila. Nako, sabi ni Pastor Padre. Nako, thank you Lord at hindi si Thompson ang naging Diyos. Malupit na Diyos kung si Thompson naging Diyos. Ano yun mga kapatid? Pero tingnan natin yung ating Panginoon. Grabe no? Bago magalit, talagang, kumbaga sabi nga sa Tagalog, pinuno muna kasi yung salop. Oh, di ba, pelikula yan si Fernando po. Kapag puno na ang salop, ay dapat ng ano, kalusin. So, kita rin po natin yan sa Sodom at Gomorrah. Ha? Ang totoo, di ba? Nakipag-bargain pa siya. Bargain pa si Abraham. Panginoon, paano kung may 50? Ah, sige, alang-alang sa 50. Di ba? Hanggang sa mabot ng 10. Paano kung may 10? At sabi ng Panginoon, hala, sige. Kung may 10, hindi ko susunugin ang Sodoma. Eh, alam naman natin, di umabot ng 10. Ang pamilya lang ni Lot, lumingon pa yung asawa, ayun tuloy, nabawasan pa ng isa. Ha, mga kapatid, di ba? O, napag-aralan din po natin ang nakaraang lesson natin, yung patungkol sa ginawa ng Panginoon saan? Sa mga taga-Nenebe. Na kung tutusin talagang dapat na silang puksain, pero binigyan pa rin sila ng ano? Pagkakataon. Within 40 days, kung hindi sila magsisisi, pupuksain sila ng Panginoon. Pero nakita po natin, na nagsisi ang buong Nineveh kasama ng kanilang mga pinuno sa panguna rin ng kanilang hari. Nakita po natin na hindi tinuloy nino po ng Panginoon ang kanyang balak na puksain alin po ang mga taga Nineveh. Bakit? Kasi nagbago. At doon nga nakita po natin, di ba, na sumama pa ang loob ni Jonah kung bakit hindi tinuloy ng Panginoon. Ha? Bakit di tinuloy ng Panginoon ang kanyang pagpuksa sa mga taga-Nineveh? At ang sabi ng Panginoon, di ba, nung pinatubuan siya ng kahoy sa loob ng isang araw at
pinatay o inalis din ng Panginoon yung kahoy na yon pamagitan ng pagpapakain ng ano po, ng uod. O ano nangyari? Di ba nagalit siya? Sabi ng Panginoon, kita mo, nagalit ka na nawala yung puno na naglalambong sa'yo? Naniwala ka mang pinaghirapan dyan? Eh samantalang ito, sabi ng Panginoon, 120,000 na mahalagang kaluluwa yun. Yung gustong puksain ni Jonah, no? Ang buti na lang talaga, hindi rin si Jonah ang naging Diyos. Kung si Jonah naging Diyos, wala na. Mga kapatid, wala na. Puksa na ang Nineveh. Ha, mga kapatid? Oh, at anyway, dito makikita po talaga natin na ang Diyos ay hindi lang Diyos ng pag-ibig sa salita, kundi nandun yung kanyang ano po, manifestation. Ha? Pinapakita niya ang kapahayagan. Pinapakita niya yung ebidensya and the greatest evidence, manifestation that He is really the God of love is no other than by sending His only Son. Praise God! At yun ang kinilala nating Panginoon at ating tagapagligtas. Sino? Ang ating Panginoong Jesu Kristo. Yan ang sabi dito, mga kapatid, sa pagpapatuloy, ano ho? And the truth that God is love helps us better understand the idea that God's government, how He rules all creation, is reflective of that love. O, yun ang maganda. Dahil sa alam natin ang Diyos ay ano po, ay pag-ibig, nakikita natin ano po, na dahil sa Diyos ng pag-ibig, yun ngayon alin po, yun ngayon ay refleksyon ng kung papaano niya pangungunahan o pamumunuan ang kanyang creation. Lahat ng kanyang nilikha, at syempre kasama tayo doon. We are the what? The crowning glory of all God's creation. Tayo yung pinakaano talaga, no? Tayo yung pinaka-corona. Bakit, mga kapatid, di ba? Sinabi ko po sa inyo, to the best of my knowledge, I stand to be corrected, na bagamat ang anghel ay nilikha rin ng Diyos na ano po, na rational being, yung binigyan din ng ano, binigyan din ng kakayanang mag-isip, mag-desisyon, ha, mga kapatid? Pero hindi sinabi ng Bible, wala po akong nabasa na sinabi ng Bible, na they were created according to God's image. Wala akong mababasa ng anghel at sinabi ng pangtaralik kay natin ang anghel ayon sa ating wangis. Walang ganon. Pero sa tao, mga kapatid, sa tao, letra for letra nabasa natin. Ang sabi ng tinatawag nating kadyusan na lumikha ng lahat. Likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Ha? Mga kapatid. Kaya, excuse me po, makikita natin dito na ang Panginoon, nararamdaman natin, nakikita natin, dahil may utak naman tayo, mga kapatid, ano ho, ginagamit naman natin ang ating utak. Nakikita natin, nararamdaman natin na talagang ang Diyos ay dahil sa siya'y Diyos ng pag-ibig, alam natin ngayon kung paano pamamahalaan ng Diyos ang kanyang mga nilikha. Kasama tayo. That is why, sa mga susunod pa namang pagkakataong itong pag-aaral na ito, pero pahapyaw lang, ano, ito naman, yung mga allergy na naman dyan sa pagsunod sa utos, ayun na, mga allergy, bahala kayo mga allergic, ano, mga kapatid. Basta tayo mga tunay na nagmamahal sa Panginoon, hindi tayo na-allergy, mga kapatid. Wala tayong allergy doon sa pagsunod sa utos ng Diyos. Diba? O, diba? O, lagi naman sinasabi, o. Lagi naman natin sinasabi na talagang ang kautusan ng Diyos, yung moral law, ay ano po, reflection. Ha, sumasalamin. Saan? Sa kanyang karakter. O, diba? Kaya nga, o, tingnan nyo. Saan na uuwi? Saan na uuwi ang buong kautusan? Ano ang sabi ng ating Panginoong Kristo? Pag-ibig sa Diyos, ang ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa mo. At ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So nakita po natin. Kaya kung di lang talaga matigas ang ating ulo, talagang aaminin natin na ang Diyos, dahil sa siya ay Diyos ng pag-ibig, ang kanyang gobyerno na pinamamahalaan kung paano niya ito pamunuan, ay of course, reflection ng kanyang karakter, which is love. Okay? Pagmamahal. Ang sabi dito, mga kapatid, sabi po, mga kapatid, sa pagpapatuloy, punta na lang tayo dito sa malapit na mga pananalita ng ating leksyon sa gabing ito. Love, though to be loved, must be freely given. And God cannot force love. And the moment He does it,
It's no longer love. Tama nga. Ang pagmamahal, kaya ang ganda po ng ating pamagat ngayon, no? Love to be loved. Siya'y Diyos ng pag-ibig. At ano po? Dapat ano? Piliin natin na siya'y mahalin. At ang pag-ibig ay hindi mo pwedeng ipilit, ipersa. O siguro tayong mga tao, no? O, tayong na nakaranas na magkaroon ng relasyon sa ating kapwa. O, eh, hindi natin sinasabi, alam mo, sa ayaw at sa gusto mo, ibigin mo ako. Pwede ba yun? Kapag pinilit mo, eh, hindi pag-ibig yun. Di ba, mga kapatid? Mas maganda kaya yung talagang ano po? Mas maganda yung talagang tao sa puso. Yung talagang tunay. Yung hindi napipilitan. Ang kapatid, no? O, kaya kita mo yung iba, kasi totoo naman talaga, lalong-lalo na yung mga nag-aasawa na tinatawag na shotgun marriage, yung mga pinilit-pilit, pakasalan mo yung anak pag hindi mo pinakasalan, eh, tingnan mo. May iba napipilitan. Tingnan natin, kadalasan naman, o halos lahat naman, oh, kadalasan, halos lahat ng ganong uri ng ano po, relasyon, ay natatapos din saan? Natatapos din sa hindi magandang relasyon. Nagkakahiwalay. Eh, kahit nga yung mga sa umpisa sobrang mahal na mahal ang isa't isa, eh, pag hindi na alagaan ang kanilang ano po, pagmamahalan, nauuwi rin sa kawalan o nauuwi din sa hiwalayan. Di po ba, mga kapatid? Oh. Since na ang Diyos ay ano po, Diyos ng pag-ibig, hindi siya mamimilit. Hoy, kayong mga tao, ayaw at sa gusto nyo, ibigin nyo ako. Hindi po. Kasi pag ganon, hindi na pag-ibig yun. No? Hindi na pag-ibig yun. Oh. Samantalang ang tunay na pagmamahal, nakita po natin, katulad ng pagmamahal ng ating Panginoon, ano po? Pag ikaw ay umiibig ng tunay, katulad ng pagmamahal ng Panginoon, handa mong ibigay ang lahat para sa pagmamahal na yun. Kaya tama po yung kasabihan ng Pilipino, no? Madalas nilang naririnig, pero ulitin natin, o pag-ibig na pumasok sa puso ni numan. O, pag-ibig na makapangyarihan. Pag pumasok sa puso ni numan, hahamakin pati kamatayan. Masunod ka lamang. Ganon, mga kapatid. Hindi ko man masabing yun ang perfect illustration kung ano, kung gaano kamahal ng Diyos ang tao. Pero nakita naman po natin totoo. Dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ano po? Ang ating Jesus Kristo, maliwanag naman. At sa Seventh-day Adventist Christian, di tayo namang problema dyan. Na ano po? Na ang ating Jesus Kristo, bago magkatawang tao, ay siya'y Diyos na umiiral noon-noon pa, mula nang walang hanggan. Nakibasa nyo lang po. O, ang Micah chapter 5 verse 2, na yung batang ipapanganak sa Bethlehem Ephrata ay ang pinagmulan ay mula nang walang hanggan. Nakita po natin, ano ho? O, pero bagamat siya ay Diyos na umiiral noon-noon pa. Kaya nga ayon sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tapos po natin. Kaya yung Diyos na sumasa Diyos noon pa. Kaya yung berbo. At ano po, ang berbo ay Diyos. At ang sabi, nagkatawang tao ang berbo. Ayon po sa talatang 14, nakitahan sa atin. Nakisama. Nakita. May mga first-hand witness or witnesses. At yun nga, walang iba, isa doon si Apostol Juan. Na kung saan, siya yung apostol na napag-aralan natin sa ating huling lesson, sa ating pong quarterly lesson na Rest in Christ. Ha, mga kapatid? O ayan, kaya, grabe ano mga kapatid. Talagang, ito po'y pinapakita sa atin kung gaano kalawak ang pag-ibig sa atin ng Diyos. At yun po, hindi talaga pinipilit. Kasi pag pinilit, ay ano po, magiging hindi na ito ano po, totoong pag-ibig. Hence, ang sabi dito, when God created intelligent and rational beings, at tayo lang po yun, in heaven and on earth, kasama rin po yung ano, tayo po at yung anghel, oh, kasi may isip din sila, may kakayanang mag-desisyon, pero ulito nga po, hindi sina, sa paglikha sa mga anghel, wala yung katagang likhain ayon sa ating wangis, sa atin lang ano po, rational being. Pag sinabing rational being, hindi lang basta may isip, kasi hayop may isip din eh. Pero may kakayanan ba silang mga tuwiran? May kakayanan ba silang mag-desisyon sa kanilang sarili? Eh, kahit na mag-desisyon sila sa kanilang sarili, eh, balimbawa po, mga alaga nating hayop, minsan eh. Oh, diba? Yung iba dyan, nakakaawa, nag-aalaga para patayin. Hindi may mga ganun. Pasensya na po, ano ho. Pero totoo naman. Pero tao, yung tayong tao, mga kapatid, hindi lang tayo may isip, may kalayaan tayong ano po? May kalayaan tayong mag-desisyon. Ayun, tinatawag na freedom of choice, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. At ang sabi dito, ha?
with the ability to love, nilikha ng Diyos na tayo po, may abilidad, may kakayanang umibig, and the risk always existed that they might not love Him back. Correct! Binigyan tayo na po ng Diyos ng kakayanang mag-isip, oh? At kaya nating kaya nating ibigin, may kakayanan tayong ibigin ang Diyos, pero may kakayanan din tayong may kakayanan din po tayo na na atin siyang i-reject. Ha, mga kapatid? Oh. Kaya nga, sa pagpapatuloy sa dito, yun nga, merong risk, merong tawag nating danger o panganib na hindi natin siya mamahalin. And obviously, litaw na litaw naman po yan ngayon, di ba? Oh, litaw na litaw yan. At kung siguro magbibilangan ng buong populasyon sa mundo, tayo po mahigit 7 bilyon, ang tanong, ilan lang kaya doon sa 7 bilyon ang totoong nagmamahal? Yung totoong naka-recognize, naka-realize ng pagmamahal ng Diyos sa kanilang buhay, kaya nga sila man ay natutunan at nahubog sa kanilang puso na totoo ring mahalin ang Panginoon. And sana all, kayong nasa 113 po ngayon, kasama na rin po syempre ako, 114. So far ngayon, 113 kayong nandyan. Sana all, kayong 113 na nanonood dyan. At syempre, kasama ako, nag 140 na, 150 na tayo sa ngayon. Ito, kayo lang muna po ang aking sinasabi. Yung mga nanonood naman sa ibang programa, hoping na belong din naman po talaga sila, no? Sana all, sabi nga, sana all na yung ating pagmamahal sa Panginoon ay talagang bunsod, ubungan ng ating pagkatanto. Ay, malalim-lalim na Tagalog, no? Pagkatanto. Pagkaalam na sobra tayong minahal ng Diyos, kaya itong nararamdaman nating pagmamahal sa Diyos sa kasalukuyan. At sana all, magpatuloy na mahalin ang ating Panginoon. Come what may, ano man ang mangyari. Ha? Sabi po, mga minamahal kong kapatid, some didn't, and hence there exists the origins of what we know as the great controversy. Tama. Yung mga hindi pa sa ngayon, di naman natin hinahatulan yung mga taong hindi pa nagmamahal sa Panginoon. Kasi nandun pa, nakikipagpunyagi pa, nagigera pa, alin po, nagigera pa ang dalawang pinakamakapangyarihang being sa buong sansinuko, which is walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos at syempre si Satanas. Parehong gustong parehong gustong makahila ng kaluluwa itong dalawa. Ang Diyos, of course, sabi nga, lahat ng tao ay gusto niyang maligtas. Si Satanas naman, obviously, kung papaanong ang Diyos, gusto niya lahat ng tao maligtas, si Satanas din naman, obviously, gusto niya lahat ng tao kanyang maging kampon. Ayun naman po talaga, mga kapatid. Ha? Talagang sa kanya rin maglingkod. Alam nyo naman, assuming, ito yung assuming, no? Ito yung totoong assuming. Di ba? Niisip niya na pwede niya maging kapantay ang Diyos, no? Akyat ako doon, papantayan ko yung si Yahweh. Nako, mga kapatid. So, siya talaga po ang pinakapangunahing assuming. At marami namang marami namang gumaya. Hoping na sana all itong nanonood ngayon dito sa ating program Paglapit kay Kristo, walang isa man sa atin na pumanig dito po sa assuming na makapangyarihan ding nilikha lang naman. Sa kabila ng pagiging nilikha, gusto niya nakilalanin din siyang katulad ng manlilikha. Kaya nga hanggang ngayon, assuming pa rin siya, mga kapatid. Ha? Ayan. So, sa malapit na pagtatapos, pakibasa na lang po, mga kapatid. Alam nyo na ito na nga yung nasa Isaiah 14, 12 to 14. Ito na nga yung text na nagpapatunay na assuming lang si Satanas dahil gusto niyang kunin yung kapangyarihan at kalagayan na hindi naman sa kanya. Gayon din po Ezekiel 28, 12 to 17 and Revelation 12, 7. Ha, mga kapatid, pakibasa nyo na lang yan. Basahin ko na lang po yung explanation sa dito. Especially, insightful is Ezekiel 28:15. Ano ba tong nasa Ezekiel? By the way, ang katanungan, why do the following text make sense only in the context of the freedom and the risk involved in love? Kasi nga, dito po, nakita natin itong mga text na ito patungkol kay Satanas,
So yung freedom ng ano po, yung grace o yung panganib. Okay? Ng pagbibigay ng Diyos ng ano po, ng kalayaan na ang anghel at ganun din yung tao ay binigyan niya ng kalayaan mag-isip. Eh talaga merong ano, merong grace. At nakita nga po natin sa kaso ni Satanas, mga kapatid ano, yung dating Lucifer ay nakita natin. But anyway, but since God is a God of love, ay sabi nga, hindi niya pwedeng ipilit ang kanyang sarili sa kanyang nilikha ng mga rational being, which is ang angel at ang tao. Ha mga kapatid? The only two rational being. Pero isa lang ang sinabihan na likhain ayon sa ating wangis at yung tao lang yun. Wala yung katagang yun sa anghel, ha, mga kapatid. So, nag-grease ang Panginoon talaga. Pero, at the end of the day, nakita natin na talagang Diyos ay totoong pag-ibig. Kasi hindi niya ginawang robot, hindi niya ginawang computer ang utak ng mga angels. At syempre, ganun din po tayo. At ang sabi dito nga, mga kapatid, pinapakita dito na si Lucifer was what? A perfect being created by a perfect God. And then iniquity found in him. Yan nga po yung nasa Ezekiel, ha? At chapter 28, verse 15, patuloy. At ang sabi dito, it was not because he had been created with that iniquity to begin with. Tama. Hindi siya nilikha ng makasalanan. Lucifer nga siya, eh. Nga sabihin siya, ano po, liwanag, Lucy. Oh, Lucy. Kaya yung mga, ano, yung mga, bakit kaya, no? Bakit kaya yung mga nanay ngayon, pag babae, nagpapangalan pa ng Lucy, Lucia, Lucita. Oh, doon yung galing, eh. Ibig sabihin, liwanag. Pero pag lalaki, walang nagpapangalang Lucifer. Subukan niyo po kaya pag may apo kayo o anak kayong lalaki, pangalanan yung Lucifer. Naku, wala na nga siguro magpapangalan. Ay mga kapatid, sa totoo lang, oh, sa totoo lang, ganda-ganda naman kasi talaga sana ng meaning ng Lucifer, no? Siya'y ano po? Siya'y liwanag. Oh, eh kaya lang, yung Lucifer na yan, na dating liwanag, nakita naman natin, yung dating Lucifer, which is ibig sabihin, liwanag, ay naging ano? Naging Satanas, which is ang ibig sabihin, adversary, kalaban. Yung dating liwanag, naging kalaban. Oh. Ako, mga kapatid, ano ho? Sana eh, wag tayong pumanig. Sana ay pahalagahan natin. Ulitin ko po, yung binigay na kalayaan ng Diyos sa atin, at tayo'y mag-isip, lalong-lalo na pumili, ay sana naman, isa sa piliin natin, ay walang iba kundi yung ibigin natin. Yung gusto ng Diyos, yung kusang loob, yung tayo yung makaramdam. Ah, yung tayo yung makaramdam na talagang mahal natin siya, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. At siya po ang alin? Siya po ay nagnanais na ganyan ang ating ano po, ganyan ang ating maging desisyon. Yan ang ating maramdaman sa kanya. Kasi diba, kahit sa isang relasyon, ang pangit naman yung parang pinagpipilitan mo na lang yung sarili mo. Alam nyo yun, diba? Ang pangit naman na parang kahit man lang awa, ay mga kapatid, hindi kinakailangan ng Panginoon yung ating awa. Eh, siya na yung Diyos na maawain, eh. Hindi na niya kailangan yun. Ang gusto ng Diyos na ano po, na tayo ay totoong makaramdam ng pagmamahal sa kanya. Ha? Mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Sabi dito, instead, hindi siya nilikhang makasalanan. Instead, sabi dito, created with an ability to love. Correct. Lucifer had true moral freedom, and despite all that he had been given, every precious stone was covering, was your covering. Kasi ang daming binigay sa kanya ng Panginoon, no? Ito yung mahalagang bato, nakapalamuti doon sa kanyang, no? Sa kanyang katawan. At say, this angel wanted more. Oo nga, may kasabihan talaga sa Tagalog, no? Eh, masyadong, may mga taong masyadong mapagama. Hangan. May kasabihan sa Tagalog, minsan daw, pag binigay mo ang iyong kamay, ha? Sa iba, aba eh, pag nabigyan mo ng iyong kamay, pati braso mo gusto na rin kunin. Pati doon, no? Binigay mo ng iyong kamay, pati ang iyong braso gusto na rin lapain. May mga tao talagang ganun. Oh? Mga kapatid, ulitin ko po. Wala namang masamang mangarap. Pero dapat din tayo matutong makontento. Itong Satanas na ito, yung Lucifer, na later naging Satanas, nakita po natin. Na ano po? Na masyado siyang naghangad, lalong-lalo na pinakamasama, yung hinangad niya pa, yung alam naman niya hindi naman talaga siya at hindi mapupunta sa kanya.
Pero ganun pa man, dahil nga may kalayaan siya, sinubukan pa rin, mga kapatid. Ha? Sinubukan pa rin. So, sa ating mga tinatawag na totoong nagpapakilala, and I'm hoping na hindi lang tayo fake professed follower of Christ, tayo mga fake ano po, tagasunod, nagpapakilala tagasunod ng ating Jesucristo, ay atin pong ano po, atin pong talagang maramdaman sa ating mga puso na kung bakit, kung paano natin o kung bakit natin tinanggap ang ating Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas ay dahil sa talagang ano po, naramdaman natin na una, minahal niya tayo. At ganun din po, later, nang ating ma-realize ang kanyang labis na pagmamahal sa atin, ay kusang loob na tumibok ang ating pagmamahal sa kanya sa ating puso. So yun po ang hinahangad ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga ang ating Jesucristo mismo ang nagsabi, "If you love me, keep my commandments." Ha? Hindi sinabing, "Whether you like it or not, you must love me and you must keep my commandments." Hindi po. "If you love me," kung ako'y iyong iniibig, ay tutuparin mo ang aking mga utos. And sabi, mga kaibigan at mga kapatid, one thing lead to another until, well, there was a war in heaven. Alam na po natin yung nangyari, bakit nagkaroon ng digmaan sa langit, eh kasi nga, dahil nga sa itong dating anghel na Lucifer, ay ano po, naghangad ng sobra-sobra o labis-labis, lalong-lalo na yung paghahangad na imposible namang mapunta sa kanya. Ha, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga ngayon, sa dinami-dami po ng aking sinabi, pamagat po, love to be loved, madaling salita, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, hindi lang po siya kapahayagan, oh, hindi siya yung explanation, hindi siya yung kapaliwanagan ng ano ng pag-ibig, kundi siya mismo ang pag-ibig. At itong Diyos na ito, mga kapatid, ang Diyos na ito na lumikha sa atin, nilikha niya ang sangkatauhan ng ano po, isang sakdal na nilikha, katulad din naman ni Lucifer na naging Satanas, tayo rin po nilikha niya ayon sa kanyang wangis, pero piniling ano po, lumaban sa kanyang kalooban. But at this moment, alam po natin na nais niyang ibalik tayo ng Panginoon. So niyang ibalik tayo sa isang magandang ugnayan sa kanya. At upang magkaroon ng magandang ugnayan sa kanya, ay kinakailangan ano po, kung paanong nakaramdam siya ng labis na pagmamahal sa atin, sana po ay makaramdam din po tayo ng labis na pagmamahal sa ating Panginoon. And I hope and pray, at ako po'y nag-a-assume, wala namang masama dito sa aking presumption. Ako po'y nag-a-assume na tayo pong lahat nandito, mga followers, nanunood, supporters, ito pong paglapit kay Kristo, ay lahat po tayo, sana all, ito po yung sana all, lahat po tayo ay mga totoong tagasunod na may totoong